Ang paksa na inyong matutunghayan ay kwento na isang babae na nalagay na sa ilang suliranin na dumating sa kanyang buhay. Ito ay isa pang kwento na ilang taon na ding kumakalat sa internet at talaga namang umantig sa puso ng karamihan. Ang babae sa ating kwento ay nangangalang Mary Ann. Siya ay nooy kakagraduate lamang sa isa sa pinakakilalang universidad sa Europe. Ang kanyang mga magulang ay likas na mayaman at lahat ng gusto niya ay naibibigay ng mga ito. Pero gayunpaman ay lumaki namang simple si Mary Ann at hindi nahilig sa mapupormang damit, mamahaling alahas o kahit ano paman. Ito ay kabaligtaran sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay madalas lumalabas ng bansa para sa ilang negosyo. At ang kanyang ina naman ay mahilig sa magagara at magagandang alahas. At siyempre ang gusto nito para kay Mary Ann ay isang lalaki na maipagmamalaki niya, kung saan may mataas na katayuan sa buhay at galing sa kilalang pamilya. At sa tingin ng ina ni Mary Ann ay nakita na niya ang lalaking iyon nang makilala niya si Nicholas, na anak ng isa niyang kaibigan na kilala sa malalaki nilang negosyo. Kaya paglipas ng ilang linggo na pakikipag-usap sa binata, ay nagpasadya ang ina ni Mary Ann ng isang special na handaan na dinao sa kanila para ipakilala si Nicholas sa kanyang anak. Pero bago pa man mangyari iyon, ay isang pangyayari pala sa buhay ng kanyang anak ang hindi niya inaasahang nangyari. Isang beses sa isang buwan ay nagagawa palang dumalaw ni Mary Ann sa isang animal shelter para mag-donate ng pagkain para sa mga hayop doon. Isang natural animal lover si Mary Ann at doon niya nakilala si Thomas na isang volunteer sa nasabing animal shelter at pumaparoon para magtrabaho isang beses kada linggo para makapag-aral naman sa ibang araw. Sila ay mabilis nagkapalagay ng loob at madalas nang nakakapag-usap. At dahil dito, ay unti-unting nakaramdam na sila ng pagmamahal sa isa't isa na hindi nila maamin. Narealize ni Thomas na mahal na niya si Mary Ann, pero natatakot siya na mabaliwala ito dahil siya ay isang mahirap lamang. At ang tanging meron siya ay ang kanyang ina at kailangan nilang kumayod ng parehas para may makain 3 beses sa isang araw at makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Kahit natakot si Thomas na mabaliwala ni Mary Ann ang kanyang nararamdaman, ay pinilit niya pa ding umamin dito. Sinabi niya na mahal niya ito at kung pwede ba maging sila. At ang tanging naging sagot lamang ni Mary Ann ay pag-iisipan niya muna ito. Alam ni Mary Ann na kahit siya ay may gusto na kay Thomas, pero siya ang natatakot sa magiging resulta nito, lalo na pag nalaman ng kanyang mga magulang. At nangyari nga ang kanyang kinakatakutan. Nalaman ito ng kanyang ina dahil sa ilang kaibigan nito na nagsumbong sa kanya at lubusan itong nagalit dahil ang lahat ng plano niya para sa kanyang anak ay masisira. Nalaman ko na nakikipag-date ka pala sa isang mahirap na lalaki. Alam mong hindi siya kabilang sa atin at mas deserve mo ang higit pa. Lalo na't pinag-aral kita sa isang magara at magandang universidad. Huwag mo sanang sirain ang mga pangarap ko sa iyo, ang sabi ng ina ni Mary Ann sa kanya. At ang tanging naging tugon niya dito ay, hindi ko alam kung paano mo ito nalaman, pero si Thomas ay isang matinong lalaki na may magandang puso. Hindi ko pa siya boyfriend pero nakanda na akong sagutin siya. Ang ina ni Mary Ann ay hindi matanggap na ang kanyang anak ay makipag-date pang muli sa isang mahirap na lalaki. Kaya pinagbawalan niya ito lumabas ng bahay. Si Mary Ann ay tumakbo sa kanyang kwarto at nag-iiyak. 5 araw siyang nakulong sa kanyang malaking bahay. Nagdadahilan na lamang ito kay Thomas sa text messages na may sakit siya, kaya hindi ito makapunta sa kanilang tagpuan. Pero walang kahit na isang sagot ang bumalik sa kanya. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Pero isang araw ay nagkaroon siya ng lakas na loob na lumabas ng kwarto. Sa mga panahong iyon
ay handa nang lumaya si Mary Ann sa kanyang kinagisnang buhay at tahanan. At nang nagawa niya ito, ay dali-dali siyang pumunta sa animal shelter kung saan nagtatrabaho si Thomas. Pero wala na ito doon at ayon sa ilang taong na pagtanungan niya ay matagal na itong hindi nakakabalik. Kaya sinubukan niya itong puntahan sa kanyang bahay pero wala na din tao doon maging ang kanyang ina. Wala siyang naging idea kung nasaan ang mga ito. Hanggang sa lumipas ang kalahating taon at sa mga panahon na iyon ay ang sama-sama ng loob ni Mary Ann sa pagkawala ni Thomas. Bigla itong nawala ng walang paalam at walang dahilan. Kaya para makalimot ay wala siyang nagawa kundi tanggapin ang pakikipagkilala ni Nicholas sa kagustuhan ng kanyang ina. Ayon sa kanyang ina, si Nicholas ang lalaking talagang nababagay sa kanya. Alam kong hindi kanya iiwan, hindi gaya ng ginawa sa iyo nung mahirap na lalaking iyon, sambit nito sa kanyang anak. Nagtagal ang panliligaw ni Nicholas na tumagal din ng ilang buwan. Pero nakuha na ding mag-propose ito at dahil nga halos nakalimutan na ni Mary Ann si Thomas, dahil nga bigla itong nawala, ay tinanggap niya ang proposal ni Nicholas. Pero hindi pa man natutuloy ang kanilang kasal, may bagay na nadiskubre si Mary Ann na hindi niya inaasahan. Isang beses na pinuntahan ni Mary Ann si Nicholas sa kanyang kwarto para bisitahin ito, pero hindi niya ito naabutan. Bagkus ay napansin niya ang naiwang cellphone nito sa lamesa na bukas at may mga naiwang mensahe na naisipan niyang basahin. May kakasal ka na sa anak ko sa lalong madaling panahon. Ang lahat ay umayon sa aking plano. Isang mensahe na nagmula sa kanyang ina. Ito ay gumulo sa isipan ni Mary Ann kaya binasa pa niya ang ilang mensahe may kinalaman dito. Ayon sa mensahe ay tinuro niya ang lahat ng bagay kay Nicholas kung paano siya ligawan at kung paano makuha ang kanyang loob hanggang sa paboritong pagkain, lugar at iba pa. At hindi lang yun, at dahil mas nalungkot siya nang malaman niya na ang kanyang ina pala ang dahilan kung bakit biglang nawala si Thomas sa kanyang buhay. May ilang messages at conversation si Thomas at ang kanyang ina. Kinakausap pala ito ng kanyang ina at sinabing ikakasal na ito sa isang mayamang lalaki at kailangan na niyang lumayo para hindi na makagulo pa. Pinamukha ng kanyang ina na hindi mahal ni Mary Ann si Thomas kaya magpapakasal na ito kay Nicholas. Inalok din si Thomas ang malaking halaga para lumayo ito pero tinanggihan ito ni Thomas at sinabing hindi niya kailanman guguluhin si Mary Ann at kung saan siya masaya ay masaya na din ako. Nalito si Mary Ann sa kanyang mga nabasa at nalaman. Siya ay lumayo ng pasikreto at tumigil sa isang hotel para magpalipas ng nararamdamang sama ng loob. At matapos nga na lumipas ang kanyang sama ng loob sa ina, ay pinilit niyang hanapin si Thomas. Iniikot niya at hinalughog ang lahat ng animal shelters na makikita niya. Alam niya kasi na talagang mapagmahal ito sa mga hayop, lalo na sa mga aso, kaya posible na dito niya ito matatagpuan. Sa hindi inaasahan, siya ay pinalad naman dahil sa isang shelter na pinuntahan niya ay may nakakakilala kay Thomas at sinabi sa kanya na madalas siyang pumunta doon kapag araw ng Martes. Naging masayang masaya si Mary Ann dahil makikita na naman niya ang lalaking tunay na minahal niya at nagustuhan. Dumating na nga ang araw ng Martes at nang nakita ni Mary Ann si Thomas ay tumakbo ito ng mabilis habang sinisigaw ang pangalan ni Thomas. Si Thomas ay nagulat din nang malaman niyang si Mary Ann yun na lumuluhang yumakap sa kanya. Patawarin mo ako, yan ang unang nasambit ni Thomas sa kanya. Matagal silang nagyakapan at matapos iyon ay nag-usap sila. Bakit hindi mo ako tinawagan man lang at tumayo ka ng hindi man lang kasabi? Sabi ni Mary Ann. Yun ay dahil ikakasal ka na sa lalaking pinili mo at mas nababagay sa iyo, tugon ni Thomas. Pero sinabi ni Mary Ann sa kanya na ang lahat ng iyon ay panluloko lamang ng kanyang ina.
sinabi niya ang lahat-lahat kay Thomas. Sinabi ni Thomas na lumipat silang mag-ina sa ibang lugar para lumayo sa sakit na nadarama niya, lalo na't sa lugar na iyon ikakasal ang babaeng pinakamamahal niya. Ang ilang ipon niya para sa kanyang pag-aaral ang kanyang ginamit para doon. Simula noon ay nagsama na sila at pagtagal-tagal ay nagdesisyon na magpakasal. Si Mary Ann sa kabila ng lahat ay inimbita pa din ang kanyang mga magulang sa kanilang kasal pero hindi ito pumunta. Pero nagkapamilya si Mary Ann at nagkaroon ng apo, ang kanyang ina ay lumambot din ang puso nito. Gustong gusto nitong mayakap at makita ang kanilang apo. Napatawad na niya ang kanyang ina. Naging maayos ang kanilang pagsasama, nakasama na ang suporta ng ina ni Mary Ann, maging ng kanyang ama na tuwang-tuwa sa kanyang apo. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang totoong pagmamahal ay hindi bumabase sa kung mahirap ka man o mayaman. Tayo ay umiibig sa isang tao at hindi sa halaga ng pera na meron sila. Lahat tayo ay pare-parehas kahit na magkakaiba tayo ng katayuan sa buhay. At ang magandang dapat gawin ng isang magulang ay suportahan ang gusto at mahalin ang kanilang anak.